as a teacher, the work that we do is already big enough as it is. Sobrang hirap niya na as it is. And the fact that you are still here, the fact that I am still a teacher, the fact that you, whoever is listening, the teacher, the fact that you are still a teacher despite all of the hardships that's happening, that is already more than enough. So hello, welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkakwentuhan, magchichismisan at magkukundaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your Kuda Serye host. Kamusta kayo lahat today, mga kakuda? Sana ay okay pa rin kayo kahit na tumataas ngayon ang cases. Sana ay kung kaya mag... Alam niyo yung nakakapagod na, no? Isang taon na tayo. Isang taon na tayo nagsasabihan na stay safe. Ay nako, pero ayun nga, sana ay okay pa rin kayong lahat dyan. At kung may pinagdadaanan kayo, wow, makinig na lang kayo ng Kuda Serye. Samahan nyo kaming makipagkudaan. At for this episode, kung merong nahirapan ngayong pandemic, siguro ang ating mga guro, ang mga teachers, di ba, mga kakuda. Kaya for this episode, ay nag-invite ako ng isang teacher, ng isang guro, at naku po, English teacher to, so nakakabahan na ako, baka ako duguin dito, char. Ayun nga, gusto kong malaman kung ano yung mga challenges, though alam naman natin, pero ano din, gusto ko rin na marinig talaga coming from a teacher naman. At kaya na-invite ko talaga siya dito sa Kuda Serye kasi recently in-invite niya ako para mag-talk sa kanyang class about podcast. So very happy ako dun sa experience na yun at parang doon nag-reconnect kami kaya in-invite ko na talaga siya dito sa Kuda Serye. So let's welcome dito sa Kuda Serye, Regine! Hi, Regine! Hi, Jazz! Hi, Jazzers! Kamusta? Okay naman. Thank you for having me. Wow! Nabanggit ko kanina, Regine, sa intro na parang nag-reconnect tayo yung in-invite mo ko dun sa ano eh, yung nag-talk ako sa mga students mo. Na-happy ako dun sa experience na yon. Tapos dun ko talaga nakita yung ano mo, yung passion mo for teaching. Sabi ko, parang gusto ko itong maging teacher. Thank you. Oo. Kung paano makausapin yung students sa kakahappy, sabi ko, ako ilalagay ko to si Regine sa listahan ng mga, ano, sa Kuda Serye. Well, thank you, number one, for accepting our invite sa Speak Club. And number two, natuwa ako sa word na reconnect. And thank you for that compliment. Many times, I feel like ayoko nang maging teacher, but hearing those, parang, oh, I'm doing something good pa naman pala. Mm-hmm. So saka sinabi ko din na ano, kung merong pinaka nahirapan sa pandemic, kayo talaga, yung mga teachers talaga, no? So mamaya, pag-usapan natin yung mga ganyan. So una muna, paano ka naging teacher? Nung bata ako, pag tinatanong ako kung anong gusto mo paglaki, gusto ko maging teacher. Hindi ko alam bakit naiba ako ng landas. Kasi yung mama ko din, teacher din. So yun, paano ka naging teacher? Gusto mo na ba yan since, ano, nung childhood, ganyan? No, wala akong ganyang experience na gusto kong maging teacher. Actually, pag tinatanong ko si mama na, man, nung bata ako, anong gusto kong maging? Wala akong ganyan. Sobrang weird lang. I call it, ito yung mga gusto kong stories as a teacher. I feel like, I always say, na di ba kapag with job interviews, tinatanong din yan, so how did you decide to become a teacher? Ganun. Ito yung mga magagandang answers sa interviews eh. Kasi I personally call it as divine intervention. When we were applying in USP, dati kasi you had to fill up a written form pa. Tapos pupunta ka sa USP, you have to encode it. So, doon sa written form, absolutely, I had no idea na gusto ko maging teacher. Nilagay ko, first choice ko is psychology, and second choice ko is HRM. Tapos nung nandun na, edi, hinatid ako ng mama ko with my twin sister. Nung nandun na kami, nung i-encode ko na, sabi ko, ayoko ata na itong dalawa. Tapos nung nakita ko doon sa choices na BSE, secondary education, sabi ko, shoot, parang gusto ko maging teacher. Tapos nilagay ko, tapos, eh, dinilagay ko secondary education. Well, you didn't have naman to choose pa a major right then and there.
So, pinili ko na lang BSP. Tapos, second choice ko HRM. Yung first choice ko pa yung nawala, which is psychology. Mm-hmm. Tapos, yung paglabas ko, nagulat yung mama ko na, ano to? BSE? Magti-teacher ka? Sabi ko, yeah! I guess. Tapos yun. Kaya, I think I made the right decision right then and there na to become a teacher. And right now, I'm here talking to you. Oo nga, ang galing. So, parang biglaan lang, no? Yeah, biglaan lang talaga. Lalo yung mga high school teachers ko, sila ang gulat na gulat. Because I wouldn't really think of Regine back in high school as a teacher. Kasi ako talaga yung matigas yung ulo back then. Ako yung madaldal. I problem talaga ako ng school. Well, sorry. Problem talaga ako ng small school namin dati. Share ko lang yung mga problems namin nung high school. Mm-hmm. Retreat, for example. Tapos, diba, bawal pumunta sa boys and girls room. Tapos, pumunta kami doon. At marami kaming girls, pumunta kami doon sa room. Tapos, yung mga kasama kong babae, sabi, kukuha lang kaming snacks. Ang ingay nilang bumalik. Ako lang yung natira. Tapos, biglang humatok yung principal. You know what I did? Nagtago talaga ako sa ilalim ng kama. Tapos, tinignan ako ng principal namin. Nakita ako doon, Regine Cabrera. So, talagang, wala. No one would have thought na I would become a teacher. Even me. Sabi din nila, kapag gusto mo mag-teacher, dapat mahilig ka sa bata. Mahilig ka ba sa kids? No, I hate kids. I hate kids. I'm sorry. Pag narinig nila ito, isipin nila, Ma'am Cabrera hates me. No. I don't like yung kids na yung maingay pa. Kaya that's why I teach high school. Mm-mm. But na-experience ko na rin naman magturo with elementary. It really takes a lot of patience and creativity. So, sana high school na lang ako forever. Mm-mm. Pero not college din. I don't see myself teaching college. So, perfect na siguro ang high school for me. Bakit masaya magturo sa high school? Parang feeling ko, ang sakit sa ulo. Kasi ako nung high school, ang sakit ko sa ulo sa teachers. Yeah. Whenever I face my students na makukulit sila, lagi ko nalang iniisip, you were like that back then. So, isa yun sa mga nagpapa-extend ng patience ko. Pero I think isa yun sa mga challenges of being a teacher is, personally, me, I have a brother and a younger sister. So, how I talk to my students is how I talk to my younger brother and sister. Mm-hmm. Not that iniisip kong kapatid ko sila, but iniisip ko, how would my brother and sister want me to talk to them? Alam kong pag tinagalitan ko sila agad-agad, lalong titigas, lalong magbabato. So, at first, I try to handle them as nicely as I could. But then, doon na papasok yung line mo as a teacher na, so, nasan dito yung you're being nice just for the sake of it na sana maintindihan nila. And sana napapasok yung iron fist mo as a teacher to try to discipline them. Mm-hmm. Galing. Mm-hmm. Yun nga. Parang, siguro yung mga kapatid mo din ang discipline kasi may teacher sila sa bahay. Hindi. Kami rin hindi. Walang... Hindi pumapasok ang teacher skills ko dito sa bahay. Yung kahambal ko, si Mimay, she'd sometimes go to school kasi tatambay siya minsan doon to wait for me. She would tell me na ibang-iba ang teacher voice ko with my voice here at home. Dito kasi sa bahay. I don't really, anong bang tamang term? Hindi ko na sila pinapakailaman because my brother is in third year college. Mm-hmm. Our youngest sister is in senior high school. So parang wala na sila sa point na kailangan pa nila ng ate to tell them things. Pero like kanina, yung kinukwento ko sa'yo na yung kapatid ko ayaw tumulong. Doon mo maririnig yung teacher voice ko na isa, dalawa, yung mga counting ganun. Ang galing. So ayun nga, eto na, nag-pandemic. Mas sumirap ba talaga? Mas... paano mo mako-compare yung experience mo before nung... Natanong ko ba kung ilang years ka na tuturo? Oh, not yet. 7 years. 7 years? Yeah. 2014 ako gumraduate. So, this is my 7th school year. Ang galing. Tapos yan yung first, ano mo, job din? Teaching talaga? Yeah. So, yung first year ko is with a small school in Intramuros teaching elementary. And then, I moved to a Montessori school in Alabang. I taught there for 2 years, both high school and elementary. And now, with the school, 4 years na ako dito.
Ang tagal. Tapos, kasi sinabi mo sa akin nung sa ano, yung major, English talaga. So, ever since, English yung tinuturo mo. Yeah, English talaga. Sabi ko nga, kinakabahan ako, English teacher po yung kasama. Hindi. As a non-Englisher, charot. Oh my gosh. I don't think I should be saying this, but one point in my evaluation this school year with online teaching is napapadalas daw ako mag-Tagalog. Back in face-to-face classes, never. As in, you would never hear me speak in Tagalog pag nasa classroom. Pero ewan ko kung anong meron ngayon. Ewan ko talaga, napapatagalog na lang ako minsan. Sorry po, ma'am. O baka kasi nasa bahay or not, di ko alam kung paano kayo mag-communicate sa bahay niyo. Nung ano nga, nung share ko lang yung nag-talk ako sa'yo, sabi ko, kinakabahan ako talaga kasi speech club, tapos English, ano ma, mga English teacher pa. Sabi ko, uy, hindi ako Englisher ha. Ano, Jologera lang ako na Tagalog, kaya tapos taga-probinsya pa ako. Buti in-invite po pa rin ako. Kaya yeah, sabi ko naman, okay lang. It's the thought of podcast itself, not necessarily English. Yung mga students mo din, ang gagaling din eh. Parang hindi ako ganyan nung high school. So, thank you. I'll let them hear this para kuha naman sila. Kasi wala na talagang sumasali sa speech club. Kasi diba I told you, there's like a stigma around the speech club na they join yung mga impromptu speaking contest, yung mga declamation contest. I don't even do that. Mm-hmm. So I wanted to take that away. Gusto ko iba't ibang like fields with podcasts, with UNEV, So, yun nga, balik tayo dun sa paano mo nasusurvive as a teacher yung online class. Feeling ko, ako nga lang, share ko lang kaunti. Yung sa meetings nga lang, yung pag nagpe-present ka tapos naka-off yung camera. Though, gusto ko naka-off yung camera din ako as attendee. Yeah. Pero, rin parang kumakausap ka nga sa hangin minsan. So, ikaw, share mo yung experience mo sa teaching ngayong online teaching. Yeah. Well, in general naman, I think everyone has similar problems, like Zoom fatigue, for example. I was reading an article about that. Kasi wala na yung usual natin na tinginan mo ng friends. Yung mga little things. Kaming mga friends, my group of friends, meron kami laging joke, inside joke kapag meetings. Nawawala na yung mga ganun. Mm-mm. So, I think as a teacher, yung general struggle of everyone working from home na where's the line between your life and work? Diba parang meron ako narinig, I don't know if I'm saying it correctly, are we working from home or are we living at work? Same thing for teachers na, okay, nasa pandemic tayo ngayon. Are we still after work output? Are we still after productivity when everything is going too badly outside? So parang ano yung expectations nila sa atin that we still function normally? Isa yun sa mga mahirap tanggapin na may pandemya ngayon and yet here we are expecting the same thing from people as if nothing bad is happening. Ang lagi ko ngang sinasabi, why do we glorify hustling so much? Na ako kasi, not to be tamad, but ang unhealthy lang when people, for example, I don't know if you have friends like that, na magpo-post na alas dos na ng madaling araw pero nagtatrabaho pa rin sila. Is that our level of, is that our standard of being hardworking to the point na we don't respect our personal time anymore? So, I'm not saying this just as a teacher, okay? I'm saying this na I'm seeing friends from all fields. Parang same yung problems natin. Tapos, internet connection, syempre. And then, our personal workspace. Dati, I had to renovate somewhat my house. Not my house, my room. Nagpintura pa ako para lang magmukha siyang presentable. Eh, nung hindi pa online teaching, hindi naman ganito yung itsura ng kwarto ko. So, parang higher standard pa for us na dapat hindi nga yun yung iniisip natin in the middle of a pandemic. Pero ako iniisip ko pa, ano bang magandang background? Gusto kong tanggalin yung TV na yan, wala namang nanonood pero walang paglalagyan. Very, very small things like that. Tapos, when you do online teaching, yung noise factor, yun talaga yung nagulat ako. Na
all the little humps outside is now part of your class. Right now, merong construction dito. Yan, pagtingin mo dito outside, merong construction. Etong kapitbahay. Sorry, kapitbahay namin. Nagbi-video kayo. You know, at one point, I had to go down. My English classes started around 8 o'clock. I had to go down. And kumatok talaga ako sa kanila na, can you please lower down your video kayo volume? Kasi, nag-English class ako. Mm-hmm. I did not think that I'd get to a point na mangingelam pa ako sa buhay ng ibang tao. Just because I had to. Kasi talagang maririnig. O kaya yung magtataho, yung... Mm-hmm. Merong nagbebenta dito ng wales na meron pa siyang kanta. Part na rin yun ng English class ko. Part na rin yun ng meeting ng mga kapatid ko. So, small things like that. Wala na talagang space. Ang hirap talaga. And I think, sorry ang daldal ko, no? Okay lang. biggest personal problem ko is that I don't get to see my students. Back then kasi, you feed off your students kasi as a teacher. Na kapag malamya yung students mo, okay, in some way, lalamya ka din. But then you try to bring the energy up. Pero the best feeling sa akin, yung when my students reciprocate the same energy with me, yun talaga yung nakakabuhay inside the classroom. And now, wala nang ganun. Like, in our school kasi, hindi required ang on camera. So, I don't know. Hindi ko na sila nakikita. They know Ma'am Cabrera as just this screen. As this Zoom screen lang. Mm-hmm. Alam nila Ma'am Cabrera na may bangs, merong sunflower painting and TV behind her in Zoom class. But beyond that, I don't think they know who Ma'am Cabrera is. And the same for them. I don't know who they are aside from that black screen. After class, we'd get to hang out, kwentuhan. We were deprived of that. Everyone was deprived of that. More so the kids. Mm. Nalungkot ako. Yeah. Oo. Pagkatapos ng class, yung nalapit ka kay teacher. Yeah. Ganyan. They were deprived of that. Na, syempre, pwede pa rin naman nila akong kausapin after class, but kung ako rin naman student, hindi ko rin randomly in a message yung teacher ko na, oy ma'am, kamusta ka? Mm-mm. Of course that. I don't expect that of them. Pero in school, mas madali yun kasi nakikita kayo sa corridor, nakikita kayo sa canteen. Ma'am, libre mo naman ako. Mm-mm. Those are the things I took for granted pala before dati. Oo. Dati, okay lang. Ganun lang. O kaya, anong palibre? Pero ngayon, sige, pag may nagtanong sa akin palibre, sige, lilibre na kita just because miss ko na. Oo nga, no? Yung interaction talaga. Sa tingin mo yung learning, parang sila na, to be honest, yung tatingin mo, natututo pa rin talaga nga sila. Kasi parang hirap matuto. Yun nga, parang yung kapatid ko kasi college siya. So, nakikita ko yung online class niyang ganap. So, first year niya sa college. Sabi ko, college yung best, no? Yung best experience natin sa life. Tapos, one year na wala na silang ganun. Puro online lang. Ang hirap i-assess ng learning. Really. Mm-hmm. Face-to-face pa lang, syempre there are problems with assessment na. Because we try to be, as authentic with our assessment as possible. Mm-hmm. Syempre meron yung mga pen and paper exams, hindi mo naman matatanggal yun. But now, there's a new layer . We don't see our students taking the exam itself. Meron mga school na on-cam lahat, mag-exam kayong sabay-sabay, kita kayo. We don't do that. Mm-hmm. So, it's not that I'm saying that my students are cheating. But, how do I phrase this correctly? Na, we don't have any way of knowing na if it really is them answering their exam, if it really is them preparing all of their work. Pero hindi mo na matatanggal yun . Ako, I just accept it na, okay, they're asking for help. Bibigay ko na sa kanila yun. Because with everything that's happening, maybe they really need it. My tita was telling me, yung I have cousins kasi in elementary, na feeling niya, hindi na natututo yung anak niya, ayaw na nilang mag-online classes, o kaya siya naman yung nagsasagot para sa anak niya. Tapos, ang lagi ko na lang sinasabi, it's okay, for me, as a teacher personally, it's okay, you do what you got to do. Na,
ako, I'm just barely surviving as a teacher. What more for my students? So, hindi ko na pwedeng i-expect na. I appreciate yung mga students na, yes, they're not cheating. Pero it's not that I condone teaching. It's just that our circumstances are really very different. So, yung mga nakasanayan natin before, I don't think we can expect the same thing anymore nowadays. Oh, gets ko yan. Parang pwede rin yan i-compare sa work, you know? Yung parang nabanggit mo nga kanina na bakit mo i-expect na yung same pa rin yung output, same pa rin yung deliverables, eh, iba nga yung nangyayari ngayon. Yeah. Saka, grabe yung mental health ng mga tao ngayon. Sobrang andami ko nababasa sa tweets. Ako din mismo may mga time na parang ano bang nangyayari? Ganyan. Mm-hmm. Tapos, yung mga bosses, yung mga, sa for example, lato sa work ha, ganun pa din yung ina-expect nila. Parang hirap. Yun nga, buti na lang na, ano muna, as a teacher, parang ikaw, hindi mo, parang hindi ka na rin ganun sobrang nagde-demand ng, no? Kasi naiintindihan mo sila. Well, sana. Oh. Mamaya sabihin ng mga estudyante, buwe, ma'am. that's the next point that I want to make. Many student kasi expect na, oh, si Ma'am Cabrera gusto niya less work. Ako lang masusunod, less work talaga. Kasi the more my students do, the more that I have to check. So, isang estudyanteng magpapasa sa akin, isa rin na i-check ko, I have 170 students right now. Mm-mm. And kung ako lang talaga magde-decide, oh, kung pwede lang na wala na tayong trabahong gawin eh. Pero hindi eh. There really is a standard that we have to meet. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa DepEd na wala akong papagawa sa mga estudyante ko. Hindi pwedeng ganun. So, we had to make some changes. So, like, this fourth quarter, we were just planning our fourth quarter. We have two, what we call mini tasks, and one performance task. Yun na yung major requirements for my class. Kung kaya ko lang gawin na isang mini task na lang, I would. Pero we really have to meet certain standards talaga. So, kailangan dalawa pa rin yung mini task. Sobrang affected ako sa isang TikTok video na napanood ko. There was a teacher crying. Tapos, parang stinitch. I don't know if I'm using the right term. Stinitch yung video ng isang estudyante na, ba't ka umiiyak? Eh, ikaw naman yung nagbibigay ng trabaho. I think students have to understand na we're not giving work just for the sake of giving work. Mm-mm. Talagang required siya of students na kailangan gawin. Kung pwede lang naming bawasan, we would. And we try. We really try to condense the workload as much as possible. Pero hindi eh. Talagang, ewan ko kung anong tawag sa sistema natin na with work and with school, kahit pandemic, there are still things expected of us that we still have to comply with. Oo. Gets ko. May mga, ano yun nga din, parang may mas mataas pa sa atin. For example nga, DepEd shed. Yeah. Kasi sa work ko naman, yung mga, sa government kasi din ako, meron pa ding mas mataas sa kanila na nag-uutos din na ganito yung gawin. Parang, at saka yun nga, yung mga standards na kailangan. Yeah. Ang hirap. Kasi nga, ang dami na nangyayari sa labas. Mm-hmm. Alam mo, kala ko talaga after 1 year, matatapos na to. Or ako months din. Lang. Yeah. Alam parang, mo, nung March, di ba, natuwa ako. Sorry, Lord. I'll go. But to be honest, nag-declare si Isko na wala nang pasok for 1 week. That was March 10. So, March 10 ang last day namin in school. Sabi ko pa, I'll see you next week. Ano pa yun? Third quarter periodical exam pa namin yun. So, nag-declare na si Isko na wala nang pasok. Nag-tutor pa ako eh. Tinext lang ako ng friend ko na, oy, Reg, nasan ka na? Sinasara na yung faculty. Sabi ko, ah, talaga? So, bumalik ako. Sabi ko pa doon sa mga co-teachers ko, see you next week. Kasi prepared na yung exam ko eh. Yung pala, hindi na kami babalik. It's been 1 year. Oo. And I see no changes in the near future. I see, wala pa naman official announcement, but I don't see us coming back to school within the next 2 years. So, one more year of having to put up with this. Sana, 1 year, at least. Oo. Patahimikin muna natin mga aso. May aso sa inyo ba yun? Okay, oh my God. Okay, nawala. Yan yung sinasabi ko. Aso ng kapitbahay namin, parte na ng English class ko.
nakakainis pa. Yung, di ba kunwari, English class ko is at 8. 7:30 to 8, wala yung mga yan. Tulog yung mga yan. Pero once na feel nila na nag-open na ako, nang gym, gano'n. Sabay-sabay na sila. Oros na sila. Ganyan nga. No? May oras na alam na yung alam na ng mga students mo na, ay, may mamaya may tatahol. Dadaanan ng tabo. Tapos meron pa yung, gets ko naman, yung sa city government, yung may nag-iikot ng mga truck na may parang speaker na bawal lumabas. Magsuot ng face mask. Parang kailangan talaga during class hours yung i-announce yan. Part pa rin sa ng English class ko. Pero na-experience ko rin yun sa mga podcast. Pero, ayun naman, pwede kong i-edit, no? Pero yeah, kapag class naman, wala na yun na yun eh. Wala na. Class, pakinig muna tayo. Hi, Kakuda, ikaw ba ay magpapabudol sa Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan. Alam nyo ba? Alam mo ba na ang Kuda Serye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko nandyan sa description na kalagay podlink.co/6UX. Pag kinlik mo yan, papapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you Shopee for sponsoring this episode. Bye! Alam mo yung parang yung mga students, parang pwede silang, hindi, nakadahil nga na off yung camera nila. Pwede silang tamarin, ganyan. Pero ikaw as a teacher, pwede, hindi pwede, no? Paano mo? Sige, ayun, ano na lang yun narang nag-ano sa'yo na ituloy pa rin yung, yun nga, surviving pa rin sa online class. Ano yung mga ginagawa mo? Strategies, ganyan. Me personally? Oo. On surviving online class, I think this is not just applicable for me as a teacher, ha? But for students as well or for other, in other fields, like with work that you do. Number one, pinaka-helpful sa akin, I always say this in my Twitter or in my posts, na ang number one that got me through this pandemic is my friend group. As in, I think I tweeted that na this pandemic is a test of friendship. And I'm so glad to say that my circle passed. Sila you need someone to vent to, you need someone to rant to. And not just that, helpful din sila for school itself. Na with the group chat I have with my friends, we call ourselves Power Rangers, that we got into trouble with. Sila pa yung nagre-remind sa akin na, oy, Reg, baka nakakalimutan mo, deadline ng something ngayon. So, a friend group really is number one. With problems that I face, they make me feel na, oh, Regina, you're not alone. Pagka sinabi ko, oh, etong section na to, hindi, it's not that I talk about my kids with them. Pero yes, I talk about my mga teachers din sila or ano, core yeah, group. Teachers. Most of my friends are teachers, obviously. Oo, from, kasi college friends. From schools, hanggang college friends, hanggang ngayon, my friends circle in my school right now. Sila talaga ang number one reason that I stay afloat this pandemic. So, but we have to find friends that make you feel like you're in this together, especially with students, and won't make you feel like you're in a competition. Kasi ang dami ng pasakit outside. So with your friends group, hopefully, naghihilahan na rin pataas. Someone who will really help you out and not just for the sake of competing. What's next? I think I mentioned already na we have no line between work and life. We have to try our best, number one. Set priorities muna. Na, okay, I have to do this task first. Kailangan ko muna tapusin yung lesson plan ko, tapos tsaka ako mag-check. But more importantly, everyone knows that na we need to set priorities. But more important than that is we also need to set boundaries. So yes, you set priorities, but you also set boundaries na. I will only work up until... Yes. Up until 5 p.m. Kasi yun lang naman talaga ang working time eh. Or for school. Kasi for us, morning classes, afternoon, asynchronous classes. So, yung asynchronous classes, I will really have to finish my tasks during my English asynchronous time. Para beyond that, hindi ko na kailangan gawin yung mga requirements ko beyond the time that is given really for us doing these things. Mm-hmm. Tapos, next, ito I think is very important.
for students ha, or for me na rin, you need to communicate with other people. Ang hirap kasi, me as a teacher, I'm unaware of everything that happens behind the screen. When they turn off their Zoom, di ko na alam kung anong ginagawa nila. Yung pala, ang dami nilang saloobin about my class. I need to know about it. Paano ko malalaman? Through Twitter pa ba? Through Parinig? So, I think it's very important that we communicate with teachers. And me, that's also a personal reminder for me na I need to talk to my bosses in if ever I can do a task. So, communication is key. Sobrang ironic lang na I think I read this quote somewhere. Again, I don't know if I'm saying it correctly na we are always online but we've never felt more disconnected. Weird. And then finally, ito ang favorite ko. We need to do something outside of our work or outside of school. We need to do something for ourselves. We need to maintain a sense of self amidst everything that's happening. Ako, I for sure, you're talking to me right now as a teacher, but after this, I'm no longer a teacher. Ayoko na dalhin yung pagiging teacher ko pa sa bahay. So, I cook, I watch anime, I do something that's not school-related. After 5 p.m., well, syempre yung workload ko lumalagpas pa ng 5 p.m. Pero as much as possible, this is regime time. This is my personal time. I will do something for myself. Not because I am paid to do so, not because I am required to do so, but because I really want to. You may go ahead and exercise, mag-bake ka, magbasa ka, something that will separate your work life from your personal life. Yung boundaries nga na sinasabi ko. So, a sense of self talaga is important nowadays. Mm-hmm. Ang ganda, hindi lang ang pang-teachers yan. Yung mga kinuwento mo. No, parang minsan kasi nakakalimutan din natin na yung mga teachers, tao din yan eh. No? Yeah. Yun ang siguro no, yung mga students, nakakalimutan nila na si ma'am, may life pa yan na iba. Yeah. Saka yung office mate mo, may buhay pa yan na. Yeah. Aside from work. You all have lives outside of work, which for me is more important than our life at work. Mm-hmm. Pero people tend to forget that. Nagiging personality na natin yung trabaho natin. It should not be. Or, ayan, I bought a new pet. I know yung pet ko, not, na, ayan, maybe. not a part of Regine as a teacher siya. So, ayun. Maintain boundaries talaga. Galing. Naano din ako tuloy. Kasi minsan, alam mo yung siguro na napapagod ka na din. Yeah. Naano tuloy ako, napaisip ako sa ginagawa ko sa buhay. But you're doing something for yourself. This podcast, for example. Alam mo, nainggit nga ako sa'yo kasi I'm glad you invited me. You know, nakwento ko na sa'yo to when you invited me, when I messaged you. The night before, I was talking to a friend na, alam mo, dream ko talaga to have a podcast. Pero not the same as you kasi believe nga ako sa'yo na you're talking to other people. I don't have that skill. Nasa kong podcast like poetry reading or something like that. Pero wala pa ako dun sa point na yon. Wala try pa ako mo to do that. Go lang. Pero alam mo yung minsan yan, yung dahil siguro parang feeling ko minsan nagiging work na rin sa akin si podcast kasi yung parang weekly, ganyan. Pero so far, ito rin yung talagang nagiging break ko from work na may ginagawa ako. Pero ayun din, pag weekend talaga naman, binibigay ko lahat ng buong weekend ko sa sarili ko. Parang, sige, podcast, ganyan, matulog, manood ng movie. Dapat na nga talaga may personal space pa rin. So, sa mga students na nakikinig nito, si teacher ay may buhay pa po na iba. Hayaan po na. And sila din, dapat may buhay rin sila outside. Yun nga din. Pero ang hirap, no, mag-students? Yeah. So, eto naman, erase natin yung pandemic, kunyari. Ano yung mga, sa tingin mo, memorable na tutunan mo sa mga students mo? Ano yung mga parang tumatak sa'yo ng learning from students mo, ha? Outside of the pandemic, I've been teaching for 7 years now. And the number one thing that I learned from them is my patience.
Diba, I was telling you na high school talaga, wala. Yung mga teachers ko, nagiging pasensyoso sa akin. Pero ako talaga, feeling ko, I have a really short fuse. Bilis akong magalit. And I'm trying to work at it. Keyword is trying. Kasi baka marinig to ng mga estudyante ko. So, keyword lang, class, is trying. I'm trying to extend my patience to them. My understanding na, these are kids. These are teenagers. Personally, this is a period of growth for them. So, talagang, within themselves, meron ng phases pa, meron ng changes that's happening with them. I have to understand that they're trying. Personally, they're growing, they're trying to find themselves. So, syempre, merong friction with people outside that. So, I have to understand that these are not adults that I am dealing with. And I think yun nga yung gusto ko, na these are not adults that I'm dealing with. We can still try to talk to them as adults. Pero pwede pa natin silang i-mold. Hindi pa matitiga sa mga ulo nila. There's still room for improvement. There's still point for changes for them. So, yun talaga. Number one, patience. And number two is my favorite. As a teacher, I think it taught me to be humble. Humility talaga. We have a notion of teachers na they're proud, they're mighty, they're the source of information. But that's not the case. Everything that I can teach to my students, they can Google it. Everything that I can say, pwede na nilang malaman yan through YouTube, may Khan Academy, may Google or whatever. So they really teach me to be humble. And I always say, it's not just me teaching them. It's also the other way around. I get to learn from them. Na with TikTok, for example, sila ang nag-introduce sa akin to TikTok, all their new terms. Feeling ko nga, it's being with them that keeps me young. Wow. Ayun talaga eh. Whenever I'm with them, I don't feel as old. I'm turning 27. Mm-hmm. Pero with them, I feel like we're still on the same wavelength na nagkakaintindihan pa rin kami. So, humility talaga that as a teacher, they have more to teach me than I am able to teach them. Something like that. More so nung face-to-face classes. Mm-hmm. So, I love my kids. They always say na as a teacher, isa to sa yung mga one of my older, man old mentors, they always told me that these kids will pass na pagka-graduate nila. Of course, I don't expect to keep the same level of interaction with them once they leave my classroom. But I know na sila, they left a mark on me. Yung mga estudyante ko from 7 years ago, I still remember who they are. Hopefully, I also make that same good mark as them, hindi yung pangit dahil, ay, pinahiya ako ni Mang Tobera or something like that. Oo. I love my kids, really. Oh, nag-emote? Oo, naramdaman ko. Oo. Yun nga, no, nakakabata siguro ka kung ang kasama mo lagi mga bata. Talaga. Tapos ang dami mo din. Kasi nga, tumatanda na tayo. Though, yung parang feeling natin minsan, nahuhuli na tayo sa mga uso, ganyan. Pero sila yung magbabalik sa atin doon sa mga nauuso sa TikTok, ganyan. Kaya yung mga pamangkin ko din, gustong-gusto ko pag nandito din. Minsan, kaya lang masakit din sa ulo. Mga basaway. So, yun nga, yun yung mga ano na-learn mo sa students. Ano yun naman yung mga biggest learnings mo naman sa teaching talaga? Mas nahirapan ako with this question than the other one. Siguro, with teaching, it's imperative that we be lifelong learners. Hindi pwedeng yung kung anong natutunan ko back in college, yun na lang alam ko forever. Well, it applies for all work. Yun someone siguro. But as a teacher, you have to keep abreast kasi with everything that's happening. English teacher ako, but with my lessons on bias and prejudice, I have to, for example, be aware of social issues. Yung literature namin this quarter na ituturo ko sa mga bata is something that I've never read before na kailangan kong basahin, which reminds me, kailangan kong basahin ngayon and gawan ng lesson. So, we have to accept na don't know everything yet. So, it's a continuous process na
I really have to continue learning. And again, ang dami kong kakompetensya as a teacher eh. Mm-hmm. Na nandyan yung Google, nandyan yung Better Teachers. I have to keep doing better. Very insecure kasi ako as a teacher na I keep on comparing myself to other teachers. Na my students, yung mga nagpo-follow sa akin sa Twitter, they know this side of me na feeling ko, kawawa yung mga estudyante kong napunta sa akin. Kasi, for example, in my school, 10 sections yan eh. And in grade 9, there are 4 English teachers. Iniisip ko yung mga estudyante ko, shoot, kawawa naman sila, napunta sila kay Ma'am Cabrera imbis dun sa mga better teachers. Kaya, so, yeah, there's a point of insecurity. Kaya, that pushes me to, oh, edi, pantayan mo sila. You try to do better. You try na hindi ma-shortchange yung mga bata mo kasi they're already assigned to you. So, don't shortchange them. You really try your best to do what is expected of you. Ang negative pa. Sorry. Hindi naman. Hindi. Feeling ko lahat naman tayo may insecurity. Saka, alam mo yung lagi nang sinasabi, lagi sa mga articles, laging, huwag daw i-compare ang sarili mo sa iba. Parang, ang hirap kaya, ang dali niyang sabihin, pero ang hirap niyang gawin, di ba? Yeah. Lalo na ngayon, in the age of social media, ganyan, nakikita mo lahat. Parang sa lahat din pala, no? Kahit sa teachers, may mga competition din. Parang oo nga, naalala ko, kami nung mga elementary high school, yung makikipag-compete ka sa kabilang section. Yeah. Pati yung mga teacher nag-aaway na sa sarap. Public school kasi ako nung elementary high school ba? Hindi pala Catholic school ako nung high school. Share ko lang. Ito naman, sa tingin mo ba, kumukunti na yung mga nagtitake ng education? Yung mga gustong mag-teacher? Meron ka bang nafe-feel na gano'n na parang kulang na kami? Hi, Kakuda! Isa ka rin bang podcaster katulad ko? Alam mo ba na pwedeng tayo ditong kumita sa pagpapodcast na ito? Alam mo yan? Kung hindi mo pa alam, ito na. Sinasabi ko na sa'yo. At kung gusto mo rin mag-earn kahit konti lang from podcasting, mag-join ka na sa Podmetrics. Pumunta ka lang sa podmetrics.co at doon mo makikita ang ibang mga brands na naghahanap din ng mga podcast katulad ng Kuda Serie kung saan pwede nila tayong gamitin. Gagamitin lang nila tayo ganun sa pagpapromote ng mga products at pwede silang makipag-partner sa atin at tayo din ay pwedeng maghanap doon ng mga brand partners. Ano pang hinihintay mo? Use my code Kuda Serie. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kasi may time na nung college yata ako, ang sikat nursing, may time na teaching. Tapos parang feeling ko ngayon, lahat gusto IT, ganyan. Be, ang mga student gustong maging influencer. Yeah, yeah. That's diba? True, that's true. Oo, so yun. Tingin mo ba, may shortage nga yung mga teachers? Well, I don't feel like it. Hindi ko alam yung official statistics with schools, yung enrollment or things like that. I don't know that. Pero, right now, ang dami kasing nagsara na schools, na private, small private schools. So, for sure, there are teachers looking for another job. So, in terms of shortage, more like shortage in job opportunities, not shortage in teachers. Mm-hmm. Like, yung humahain kami sa Bugis, sa may Banawe, meron doon yung naka-station na private school teacher na wala ng trabaho, please help me out. Nagbebenta na lang siya ng food. Mm-hmm. Something like that. But with my students, I've never heard of a student personally who outright told me na I want to become a teacher. Oh. I think the last one who told me was 3 years ago pa. We have what we call kasi a career fair for grade 9. Mm-hmm. Kasi grade 10, dapat alam mo na yung path mo. So grade 9 kami nagbibigay ng career, seminar. Yeah, career orientation, something like that. And isa lang yung narinig ko so far na gusto niya mag-teacher, but with the last batch, with this batch, na hindi ko naman masyado rin nakakausap. So, kapag career week namin, meron kami yung dress up as the career that you want to be. Meron dyan mag-dress up as YouTubers, as influencers, as big as that may sound. Yeah, yun talaga yung gusto nila eh. Yun na siguro yung new in with their generation. Mm-hmm. I think sa Twitter ko yung narinig na
nabasa, not narinig, na bumababa na yung percentages of students who want to become doctors, who want to become lawyers, for example. And yung tweet, napaka-condescending na bumababa na ang aspirations ng kids nowadays. No, it's the exact opposite. Right now, they don't want to be bound by any system. They want to go outside the box. Hindi ko nga alam kung ano yung ginagawa ng influencer, but they want to become one. So, good for you. Go ahead. Pero with teaching, I don't see any excitement with my own students with becoming teachers. So, paano natin yun sa tingin mo? Paano kaya mas maraming students yung gustong mag-teach? Should I encourage them? Kasi kung hindi. No, I feel kasi, with teaching kasi, like me, ang kinuha ko is Bachelor of Secondary Education. Parang wala akong nakikitang masyadong leeway to other paths. Pero teaching kasi can always be a path eh. Like my sister, for example, journalism graduate siya. Kuha lang siya ng teaching units. Pwede na siyang maging teacher. For sure, yung mga college professors mo din back then didn't plan on becoming teachers. Pero teaching kasi, I feel, is always an option. No matter what, no matter what field you are in, o lawyer ka, gusto mo magturo, pwede. Engineer ka, gusto mong magturo, pwede. So, personally, alam kong masama tong idea kong to. You go and try different things. Tapos pag, you go and try different courses, not necessarily teaching. Of course, you can always go back to it. Tama ba? Oh my gosh, sorry ha, kung napaka-discouraging nun. Pero that's the reality eh. Oo. Kahit you, I don't know what you finished, Jazz. Ano nga ba? DevCom, UPLB, oo. Pwede. You can still teach, for sure. Yung iba, nire-require lang na you teach, na you take teaching units. So, pag naka-graduate ka na ng ibang course, you can always take teaching units. So, kung ako lang, kung alam ko lang na mababind ako ng DSC, na wala akong masyadong ibang courses, sana kumuha muna ako ng iba, and then I just got teaching units. So that, I could still teach. Oo nga, no? Parang, kung gusto mong talaga mag-impart ng knowledge, kahit hindi ka education grad, pwede mong gawin. So, realistically speaking, ha? Pero dapat as a teacher, sinasabi ko, go, wag turo kayo. Pero, no, I cannot bring myself to say that. Teaching is something that you really should want to do. Hindi yung pwede na, wala na akong ibang career choice, kaya magtuturo ako. No. Uh-oh. Dahil, for sure, mahihirapan ka. Mahihirapan din yung mga estudyante mo. So, hindi lang siya pipiliin mo dahil wala ka ng choice, magtuturo na lang ako. But because it's really something that you want to do. Yun lang, ask yourself, do you want to become really a teacher? Ano, totoo yan. Dapat gusto mo talaga yung teaching, no? Hindi ka kasi dyan pwedeng yung half-hearted ka lang. Kasi parang feeling ko sobrang challenging niya. Oo, true. So, super ano talaga ako. Salute talaga sa mga teachers talaga. At saka parang sobrang bihira lang yata yung ka-age ko, na friend ko na nagtuturo. Siguro yung mga high school, hindi ko na sila naging ka-close kasi. Pero parang bihira yung mga nag-education sa amin dati. So, konti lang yung mga... Alam mo yung feeling ko ng bata tayo, yung mga teacher, ang tanda na nila. Pero, gets? Yung mga natin, teacher na sila ngayon. Yeah, feeling ko rin nung high school ako, ang tatanda ng mga teachers ko. Pero iniisip ko ngayon, ganun ba talaga? Ganun din sa akin ng mga estudyante ko na ang tanda-tanda na ni ma'am. Oh, ikaw na yun ngayon eh, no? Pero, ayun niya. So, punta na tayo sa mga, message mo sa mga, feeling ko, ang daming ang teachers din na nagsastruggle din ngayon. Ano yung mga, ano message mo sa kanila? Oh, message? Inspiring, ha? Inspiring. Well, eto, I took note, I attended a TED Talk. Like 2 years ago, she is now one of my favorite teachers. Hindi kasi naging teacher back in college. I'm so sad kasi parang sped ang handle niya. Pero nung nag-TED Talk siya that I attended, I really asked her na, "Ma'am, I know I devote my life to work, but why is it na lahat ng time ko ginugugol ko with teaching, but I still feel as if I'm not enough?" So, let me just read na lang yung answer niya para talagang inspiring. Oo.
Kasi kung ako lang, hindi ako in-smiling it. Go. Ito yung sagot niya sa akin. I'll just paraphrase it a bit na your job is just a part of your life, not your entire life. Like what I was saying earlier, we have a whole other myriad of experiences to live outside of teaching. Know that you are worth more than you think. So, how? We need to surround ourselves with people to reassure us that we are not enough. Like earlier, I was telling you that I am very insecure as a teacher. So, we need to acknowledge, even for ourselves, that what we are doing is enough. As a teacher, the work that we do is already big enough as it is. Sobrang hirap niya na as it is. And the fact that you are still here, the fact that I am still a teacher, the fact that you, whoever is listening, the teacher, the fact that you are still a teacher despite all of the hardships that's happening, that is already more than enough. So once we are aware that what, paulit-ulit yung word ko na enough, eh, no? Pero yun talaga yung gist, eh. Once we feel that we are enough, we will feel more confident, and the insecurities that we were feeling, I should not have felt that way, because the very fact that I am still teaching right now, already enough is basis enough of our worth. Something like that. Ganda. But with everyone in general, the fact that we are still here, the fact that we are still breathing, the fact that we are still trying despite everything that's happening, despite kapalpakan sa gobyerno, despite personal financial hardships, for example, the fact that we are still surviving. Not necessarily striving. The fact that we're not striving, we're not thriving, we're surviving. The fact that we're still surviving is, I think, more than enough to keep us going. Ganda, oo. Ma-apply din sa ating mga, sa hindi lang sa teachers nga. Yeah, so ano naman yung message mo sa students mo? Please, yung mga hindi pa nagpapasa, ayoko nang mag-check ng Holy Week, please lang. True. Pagpahingin niyo naman si ma'am. One message for them. To keep going. You know, ang hirap as a student. Ako nga, we're grown adults. So, dapat we handle things better than them. Tayo nga nahihirapan with everything that's happening. Tayo nga affected yung mental health. Lalo pa kaya sila. They are deprived of normal experiences. Naaawa ako sa klase ko na bago kami umalis, we were March 10, we were planning for prom. Complete payment na yung klase ko. Tapos, just to snap, they were deprived of that. They were deprived of McDo after classes. Ang dami. Yung mga normal experiences na dapat na experience nila at that point in their life, yung mga core memories dapat nila, it was deprived of them. I'm not saying na they could na deprived na sila of that totally. Well, they can still try to, marami pang chances to get those experiences. But right now, yun yung wala sa kanila. So, sana they hold on. Better things are coming. I'm sure of that. Especially for them. Back then, I like writing kasi I used to write love letters to my classes. So, sana. Dun sa mga previous class ko. Pero ngayong pagod na rin ako with life itself. I stopped. But I hope they continue. And one thing that I want them to realize is that education is a privilege. They paid for that seat, so take advantage of it. Other students would fight to get to the spot where they are now. So sana, hindi nila sayangin yun. Ewan ko kung napanood mo yung trending video, yung teacher. They were on Zoom class. Tapos, yung isang estudyante, minute niya yung teacher niya, but he forgot to mute himself. Ah, oo. Yung so, sumisigaw siya. He was playing an online. Yeah, tapos something like Get That 30 Bro or something like that. Oo. Tapos rinig ng buong klase. Kaya, sobrang nalungkot ako doon kasi iniisip ko, siguro yung mga estudyante ko ganun din. But I can't blame them, yes. Pero, you try to acknowledge na people would literally kill to be in the same position as you. So, you try naman to use that privilege. Ang hirap eh. Diba, at the start of the pandemic,
sobrang nag-trending yung hashtag academic freeze. Kasi ang daming walang resources to still learn in this pandemic. And yet, here you are. Mm-hmm. You have your teacher in front of you. You have the resources in front of you. So, try to make the most out of that privilege. Mm-hmm. Wag sayangin. True. Sayang din nga ang tuition na naibayad. At hindi nga lahat talaga. Yeah. Mas naawa ko sa mga estudyanteng hindi nakakapag-aral ngayon. Mm-mm. So, sana wag sayangin yung chance na given to them. Alright, sige. Hi! Hinga muna! Ang dami kong, alam mo yung medyo nakakalungkot siya, pero yung mga shinare mo experiences, pero feeling ko naman, sana talaga bumalik pa rin sa normal. At ang naisip ko na lang din yung mga na-miss ng mga students sa buhay nila. Mas bata pa sila, marami pa silang pwedeng magawa. Yeah. Kesa yung ngayon nangyari ngayong pandemic, lalo na siguro yung mga ang dami pang gustong gawin, pero nagkasakit, mga ganun. So, ano pa rin, isip, yung positive pa rin, no? Ang hirap mag-isip ng positive, baka sabihin nila toxic positivity. Ang hirap ngayon, no? Yeah. Lahat ng bawat nang sabihin mo, may comment. Baka hindi politically correct yung mga sinabi ko, so I apologize. Hindi, okay lang yan. Kasi ano mo naman, sinishare mo lang talaga yung experience mo and naiintindihan ko din as nagtatrabaho nga din, no? Gets natin yan. So, Georgine, eto na, dito na lang tatapos sa episode. Thank you sa mga sinare mo. Ang dami ko rin natutunan. So, siguro mas iintindihin ko na lang din yung mga teachers, kahit hindi naman ako tuturo. Yeah. Saka yung mga students na nag-aaral, yung mga pamangkin kong nagmo-module na tamad na sila. So, marang mas naiintindihan mo sila after this ano episode. So, may mga gusto ka bang i-shout out? Bati. Alam mo na, dito tayo sa Wawawi. Charot. Hi, Mom. I will finally see my name on YouTube or on Spotify. Yes. Thank you, Jazz, number one. Sabi ko nga kanina, 3 years ago, I would never have thought na we would be in... 3 years na pala yun? Yeah. 3 years na. Oh, ikaw ba ano? That was 2018. Mm-hmm. 2018 that I'd like to forget. Charot! Nakwento ba natin kanina? Paano? Basta na me. Hindi. But it's okay. Nag-meet mo tayo in person? Ay? Yeah, pala, we did. Yung we went to, nag-ano kayo? Muay Thai? Oo, nag-workout. Tapos, nanood ka ata nung sa PETA ko. Tama ba? Yeah. So, number one, we ate, I went to you guys working out, then we ate out. Then number two, pumunta ako sa PETA performance mo. No, we've come a long way. That was 3 years ago. Oo nga, 3 years na pala yun. So, ayun, kung paano kami nagkakilala. We are the perfect example of why we should not burn bridges with people. So, na-invite kita to my speech club and na-invite mo ako to podcast. And all because of charot. Secret na lang. Toot! Pero nagulat talaga ako na nag-message ka sa akin dun sa podcast. Sabi ko, ay, oo nga. Nakaka-happy. But really, thank you. Yun nga, I was saying earlier, I would not have thought na 3 years ago when I met you that we would be doing this. So, thank you. Thank you, Jazz. May napapala yung pagka-feeling close ko. Charot! Yung unang nag-message, so may napapala yung... Ito ba? I messaged you first, yung para sa speaking for my speech club. So, this is an example of how bad things would turn out great. Yes. Oo, tama naman. So, ayun, thank you mga sa listeners. Sana na-inspire kayo sa episode na to. Yes, medyo, nakakasad yung isipin natin yung buong education system ngayon. Yeah. Pero, laging may pag-asa yan. Sana talaga ay umayos-ayos na. Wala ka na ibang shoutout pala? Sige. Baka may Okay, hello to my students. Kasi papaalam na ako. My Power Ranger friends. My friends, everyone, my mom and dad. Ay, papakinig ko to sa lolo't lola ko. Hi, mama. Hi, papi. Ayan, gusto ko yan. So,
Yun, sa shout out sa inyo, sa mga nakikinig, mga friends ni Regine. At if you like this episode, please follow Kuda Serye on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and Anchor. And you can also watch this video on YouTube. So, i-upload natin yan. Mamapanood niyo si Teacher Regine sa YouTube. At gamitin niyo yung mga links ko, mga kakuda, mga kajaster. May Lazada link tayo, may Shopee. At kung gusto mong gumawa ng sarili mong website, may GoDaddy. So, lahat nandyan sa ating nasa lahat nandyan sa description box. At meron din tayong Instagram at Kuda Serye. At meron din tayong, ang dami kong at, After Podcast Kuda Facebook Group Kuda Serye yan. Nandyan, hanapin nyo lang. Oo, konti lang yung hanash doon. Pero sige, pag dumami na may mga tao doon, pagkukudaan natin yung mga episodes. At ayun lang, thank you so much, Regine, again for this episode. Magbabay na tayo sa mga adjusters. Thank you so much, Da. Sobrang believe na believe ako sa'yo with all your, it's really growing. Congratulations. Thank you. Dahil lang dito sa pandemic. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Da.